seguiu. Magandang gabi sa iyo, Sir Jupiter. Natapos ko na po yata ang pakinggan ng lahat ng story dito sa channel niyo. At habang nag-aabang po ako ng bago niyong upload ay naisipan ko pong isulat ang nakakatakot na karanasan ko noon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ray. Mahigit 20 years na rin po akong nagtatrabaho bilang isang sikyo at marami na po akong napasukan. Kung tama po ang pagkakaalala ko, mga taong 2005 nang makapagtrabaho po ako sa isang warehouse noon sa Cavite. Yun pong warehouse na yun, nasa loob ng isang malawak na compound. Doon din po sa loob ng compound ay may isang unfinished building na abandonado. Medyo sira-sira na rin po ito dahil na rin siguro ilang beses nang dinaanan ng bagyo. Ang sabi po sa akin, dapat po ay gagawing maliit na mall yun. Kaya lang, hindi na natapos. Nang dumating po ako sa site ay saka ko lang na lamang may makakasama po pala akong mag-stay in doon. Si Marco, kapwa ko po si Q. Sabi niya, nauna lang daw siyang dumating sa akin doon ng kaunti. Eh, mabait naman po si Marco kaya mabilis kaming nagkapalagayan ng loob at nagkasundo. May isang asong gala po pala na palaging pumupunta doon sa site namin. Kaya naisipan na lang namin siyang ampunin. Pinangalanan po namin siyang Itim dahil sa kulay ng kanyang balahibo. Ang kaso ito pong si Itim, pagdating pa lang doon sa compound eh, kakaiba na ang ikinikilos. Lagi kasi siyang nakatingin doon sa direksyon ng abandonadong building. Pagkatapos ay tsaka siya magkakakahol, lalo na paggabi. Minsan nga po, umaalulong pa siya. Sabi ko po kasi, sa lugar na kinalakhan ko, masama raw yung ganun. Kaya nagtataka po tuloy kami ni Marco kung bakit ganoon na lang umasta si Itim pag napapadako ang tingin niya sa building na yon. Kaya isang beses naisipan kong magtanong-tanong sa mga tao sa labas. Doon ko nalaman na may nakakatakot po palang history ang building na yun. Ang sabi sa akin ni Aling Pining, yung may-ari ng sari-sari store sa malapit, doon daw po sa building na yun nangyari ang isang karumal-dumal na krimen. Yun daw po kasing mga construction workers na gumagawa doon dati ay may nakursunadahang babaeng taga doon lang din sa lugar na yun. Tapos dahil daw po sa kalasingan at dala na rin ang impluwensya ng ipinagbabawal na gamot, nagawa nilang dakpin yung babae at pagsamantalahan doon mismo sa loob ng ginagawaan nila. Nahuli naman daw po yung mga may sala dahil nakatakas naman yung babae ng gabing yun at naituro sila sa pulis. Kaya lang po siguro dahil na rin sa sobrang depresyon, hindi na kinaya pa nung babae. Bumalik po siya sa building kung saan siya pinagsamantalahan ng 7 lalaki. At doon po niya tinapos ang sarili niyang buhay. Binansagan pong Magdalena yung babae doon sa lugar. At ang sabi pa sa chismis, yung kaluluwa raw po ni Magdalena ay hindi kailanman natahimik. Simula daw po kasi nang tapusin ni Magdalena ang buhay niya sa lugar na yun eh, naging sunod-sunod na rin daw po ang dumadayo doon para lang magpatiwakal. Doon mismo sa spot
kung saan nagpatiwakal si Magdalena. Sabi pa sa usap-usapan, parang naghahanap daw po si Magdalena ng makakasama dahil hindi na raw makaalis ang kaluluwa nito sa building. Parang nangiinganyo raw ito ng mga taong problemado na napapadaan sa compound. Kaya simula noon ay binakuran at ipinasara na ng may-ari ang buong property niya. Hindi na rin niya ipinatapos yung mall na ipagagawa sana niya. Talagang natakot po ako nang malaman ko ang tungkol doon, Sir Jupiter. Pagbalik na pagbalik ko nga po sa warehouse ay ikinuwento ko kaagad kay Marco ang nalaman ko. Inasar ko pa nga siya dahil sabi ko, huli na siya sa balita gayong siya itong naunang dumating doon kaysa sa akin. Sabi niya naman, hindi raw naman kasi siya naglalabas kaya hindi niya alam. Nang gabi pong yun, naisipan naming mag-inuman ni Marco. Wala rin kasi kaming magawa eh. Sawang-sawa na kaming makinig sa radyo o manood sa di antena naming telebisyon pa noon. Napakalabo pa naman. Ayaw pa ngang pumayag ni Marco noon kasi baka raw mapagalitan kami. Pero sa huli, napapayag ko rin siya. Sinabi ko na lang na hindi naman kasi kami madalas puntahan o bisitahin ng boss namin. Hindi ko talaga alam kung bakit nang gabing yun eh, parang napakabilis kong tinamaan ng alak. Isang bote pa lang ang naiinom namin, parang nalasing agad ako. Biniro ko pa nga si Marco na baka dinadaya niya ako sa tagay dahil parang hindi naman siya nalalasing. Pero tinawanan niya lang ako. Hanggang maya-maya po, nakaisip na naman ako ng kalokohan. Sabi ko kay Marco, mag-ghost hunting kami doon sa building. Ang totoo po, gusto ko lang namang patunayan noon sa sarili ko na walang multo doon para kahit papaano ay mawala yung takot ko. Sagot naman sa akin ni Marco, abay, matapang daw ako. Tinanong pa nga niya kung kakayanin ko raw bang makaharap ko at makausap ang isang multo. Ang sabi ko naman, oo. Pero kunwari lang yun. Nagpapanggap lang talaga ako para kunwari, totoong matapang. Dahil sa kayabangan ko, hindi rin po nagtagal ay napapayag ko si Marco. Siya pa ang naunang tumayo at naglakad papunta doon sa abandonadong building. Hindi alam ni Marco. Papasok pa lang kami. Talagang nangangatog na ang tuhod ko. Paano'y ang lamig-lamig po sa loob noon, Sir Jupiter? Bukod pa sa napakadilim. Samantalang sa labas naman, halos maghubad na kami dahil sa sobrang banas. Bukod pa po doon, sino bang hindi matatakot kung mayat maya ka po makakarinig ng mga bagay na lumalagabog? Mga bagay na nahuhulog o di kaya mga bagay na tumatalsik. Imposible namang dala yun ang hangin eh. Napakaalinsangan nga po ng panahon. Doon pa ako nakaranas, Sir Jupiter, na biglang tumatayo ang mga balahibo ko sa isang parte lang ng katawan. Parang nakakaramdam ako na may humahawak sa akin na malamig na kamay. Makailang beses nga po akong napaiktad eh. Kulang na lang tumili ako na parang dalagita. Kagat-kagat ko ang tila ko habang naglilibot ang tingin ko sa kabuuan ng first floor. Hanggang sa maya-maya pa po, bigla akong may narinig na bulong dito mismo sa kanang tenga ko. Ang sabi, ba't daw ako nandun? Ano raw po ang hinahanap ko? Paglingon ko, Sir Jupiter, bintana pala yung katabi ko, kaya talagang nagtaka ako kung sino yung bumulong sa akin. Eh medyo malayo rin po si Marco sa pwesto ko dahil nauuna nga po siyang maglakad. Sa takot ko, lalapitan ko po sana si Marco
Kaso may nakita ako sa likuran niya. May babae. May babae sa likuran ni Marco. Doon na talaga ako napatili. Daig ko pa ang babaeng kinurot sa singit dahil sa tinis ng tili ko noon. Sabi ko kay Marco, tumakbo na kami dahil nakita ko si Magdalena. Sinagot naman ako ni Marco na pagpasok pa lang daw namin, nandoon na talaga yun. Bukod pa sa isang babaeng tumatawa at umiiyak ng sabay. Isang lalaking galit ang itsura. Isang dalagitang umiiyak at isang matandang walang emosyon sa mukha. Hindi ko alam kung bakit pagkatapos banggitin ni Marco ang mga itsura nila eh, isa-isa ko rin silang nakita. Lahat sila nandoon sa likod ni Marco. Talagang takot na takot ho ako noon, Sir Jupiter. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Kitang-kita ko ang mga itsura nilang nakakatakot, pati ang bakas ng kanilang pagpapatiwakal. Si Magdalena po, na eksaktong-eksakto sa deskripsyong sinabi sa akin ni Aling Pining, ay nakitahan ko po ng bakas ng lubid sa liig. Ganoon din po yung lalaking galit. Yung dalagita naman, malaking hiwa naman ang nasa liig niya. Yung babaeng parang baliw, basag po yung kalahati ng muka, habang yung matanda may sugat naman sa palapulsuhan. Sa sobrang takot ko po, Sir Jupiter, talagang nagtatakbo na ako palabas. Muntik pa nga akong matisod, pero mabuti na lang at nakabalansi agad ako. Nakasalubong ko agad si Itim sa labas na noon, ay nagtatatahol na naman hanggang sa makalabas na rin si Marco. Nagtaka pa ako. Kasi si Marco na ngayon ang tinatahulan niya. Sabi ko pa nga, baka may nakasunod na kaluluwa sa kanya, kaya tumatahol si Itim. Pero ang lintik na si Marco. Tinawanan lang ako. Inasarpa ako ng loko. Akala ro ba niya matapang ako? Napahawak na nga po siya sa tiyan habang tinatawanan ako eh. Doon ko naisip na parang sanay na si Marco na makakita ng kaluluwang ligaw. Sinabi niya naman sa akin na bukas daw kasi ang third eye niya simula ng pagkapanganak pa lang sa kanya. Nakaramdam ako ng paghanga kay Marco dahil kinakaya niyang tumagal na may ganoon siyang kakayahan. Ang sabi niya naman, hindi naman daw naging madali ang lahat para sa kanya. Noon daw, palagi rin siyang takot. May mga oras pang araw na naiihi na siya sa saluwal dahil sa sobrang takot. Pero kalaunan daw, nasanay na lang siya. Simula po noon, hindi na talaga ako bumalik sa loob ng abandonadong building. Hindi ko na rin kailanman sinubukang sulyapan ang direksyon noon, lalo na paggabi. Katakataka naman po dahil itong si Itim. Hindi na rin palaging kumakahol doon sa building. Pero doon naman siya sa warehouse na binabantayan namin, kumakahol. Tinanong ko tuloy si Marco kung may nakikita ba siyang multo o kaluluwa sa warehouse. Pero ayaw niya raw sagutin. Mas maigi na raw yung wala akong alam. Pero talagang hindi ako matahimik habang hindi ko nalalaman ang totoo. Kaya nang lumabas ako ulit ng warehouse ay nagtanong ulit ako kay Aling Pining. Tinanong ko siya kung may nangyari rin bang kababalagan sa warehouse na binabantayan namin. Ang sabi niya naman, wala raw. Buti na lang po, yung isang tanod na kasabay ko ring bumibili sa tindahan niya ay nakisingit din sa usapan namin. Ang sabi ng tanod na yon, meron din daw talagang nangyaring kababalagan doon sa warehouse. At ito ang talagang ikinagulat ko. Yun daw po kasing dating si Kyo na nagtatrabaho sa warehouse na yun. Nagpatiwakal din. Pero hindi po doon sa building kundi doon sa loob mismo ng warehouse.
May third eye daw po kasi ang naturang sikyo. At hindi nito kinaya ang mga nakakatakot na naranasan niya sa lugar na yun. Palagi raw po kasi itong ginagambala ng kaluluwa ni na Magdalena at ng iba pa. Humihingi daw ng kung ano-ano. Tinatakot siya at iniinganyong sumama sa kanila. Hindi alam ng karamihan ng mga taga doon ang tungkol kay Marco. Dahil madaling araw nang ma-recover mismo ng may-ari ng compound ang bangkay niya. Tahimik itong tumawag ng barangay at pulis. Sinabi rin daw kasi ng may-ari na ayaw niya nang magkaroon pa ng issue tungkol sa properties niya kaya't hanggat maaari, huwag nang ipagsabi pa ang nangyari sa dating sikyo. Sa point na yun, Sir Jupiter, namumutla na po ako. Pinagpapawisan na po ako ng malagkit. Hindi ko nga alam kung masusuka ba ako noon o madudumi dahil talagang bumabaliktad sa kabaang sikmura ko. Pero lahat ng yun tinis ko muna para magtanong ulit kung ano ba ang pangalan ng dating sikyo na nagpatiwakal din sa warehouse. Marco ang isinagot sa akin ng tanod. Doon na po nang hina ang tuhod ko. Tinanong ko sila kung may nakita ba silang kasama ko sa loob ng warehouse na nauna pang mag-duty doon kaysa sa akin. Ang sabi naman nila, wala raw. Ako na raw ang sumunod pagkatapos ni Marco. Ilang buwan pa lang daw naman kasi ang nakakalipas buhat nang mangyari ang insidenteng yun. Hindi pa nga raw nakakakalahating taon. Sayang daw at mabait pa naman daw ang dating sikyo. May pagkakomedyante pa nga raw eh. Pero talagang ayaw ko pang maniwala sa namumuong hinala sa akin noon. Gusto kong isipin na nagkataon lang nakapangalan ni Marco ang dating sikyo ng warehouse. Kaya tinawagan ko ang may-ari ng compound. Tinanong ko siya kung may makakasama ba akong magbantay ng warehouse. Pero sinabi niya sa aking, wala raw. Maliit lang naman daw kasi ang warehouse na yun kaya hindi na kailangan ng isa pang magbabantay. Total ay stay-in naman daw ako. Talagang ako lang palang mag-isa dapat ang nandoon. Doon na talaga ako nang lumo. Hindi ko alam kung babalik pa ba ako sa loob ng warehouse para kunin ang mga gamit ko o hindi na. Lumabas kasi ako sa compound na walang suot na t-shirt dahil nga sa sobrang banas. Tapos 20 pesos lang dala kong pera dahil iniwan ko doon sa loob ng warehouse ang iba. Sa huli ay pinili ko namang magtapang-tapangan. Bumalik ako sa loob at inimpake ang mga gamit ko. Bahala na ka ako kung ano mangyayari sa akin. Basta makaalis lang ako sa lugar na yun agad. Kahit hindi ko na makuha pa ang huli kong sweldo, tarantang-taranta ako noon, Sir Jupiter, habang nagmamadali akong ligbitin ang mga gamit ko. Ayoko sanang maabutan pa ako ni Marco, pero hindi nagtagal. Naramdaman kong may nakatayo na nga sa likod ko. Nagsalita siya bigla. Ang sabi niya, mukhang alam ko na raw ang totoo. Hindi ako sumagot. Basta pikit mata ko na lang tinapos ang pag-iimpake ko. Baliktad nga po ang pagkakasuot ko sa sapatos ko dahil sa pagmamadali. Tapos tahol pa ng tahol si itim. Tinatahulan niya si Marco. Maya-maya pa, kinausap ulit ako ni Marco. Ang sabi niya sa akin, gusto lang naman daw niya ng kasama. Inip na raw kasi siya doon at ayaw niya namang kasama si Magdalena. Sabi niya, bakit daw hindi na lang din ako magstay doon? Masaya naman daw kami doon, parang katulad lang daw ng dati. Nakuha ko agad ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang gawin ko rin ang ginawa ng lahat. Gusto niya magpatiwakal din ako para pare-pareho kaming maging miserable.
Ang sabi ko naman ayoko. Kahit anong mangyari, ayoko. Pagkatapos po nun, nagdasal ako hanggang sa makalabas na ako ng compound. Kasama si Itim. Kitang-kita kong sinundan ako ni Marco ng tingin. Habang papaalis nga ako, naglitawan na naman sa likod niya yung iba pang kaluluwa doon sa abandonadong building. Parang dismayado sila, parang hindi sila natutuwa na hindi ako nagpadala sa pang-iingganyo nila. Talaga nga yatang balak nilang mandamay sa pagiging miserable ng buhay nila, kaya sila ganun. Mabuti na lang malaki ang takot ko sa Diyos at takot akong gawin ng ginawa nila. Dahil kung mahinahin na rin ako ay talagang mababaliw ako at baka may magawa akong bagay na pagsisisihan ko rin sa huli. Pagkalabas na pagkalabas ko po doon sa compound na yun, tumawag agad ako sa may-ari. Sinabi ko po sa kanya ang lahat kahit na magtunog sinungaling ako o kaya'y nag-iimbento ng kwento. Kahit nga po isipin niyang may sira ang ulo ko noon, wala na po akong pakialam, basta ang gusto ko lang umalis na doon. Mabuti na lang po talaga. Naniwala sa akin ang amo ko. Yun pala, pati siya. Nakaranas din ang hindi maganda doon sa kanyang property. Kaya nga hindi siya dumadalaw doon eh. Alam niya pala kung ano ang nangyayari. Siya rin pala mismo ay nakita ang mga nasabing kaluluwa nang minsang dumalaw siya sa warehouse pagkatapos magpatiwakal doon ni Marco. Muntik ko nga pong awayin ang amo ko noon kung hindi ko lang naisip ang huling sweldong hindi ko pa nakukuha sa kanya. Abay, alam niya naman palang nangyayari sa warehouse. Kumuha pa siya ng tao para magbantay doon. Tapos mag-isa pa ako? Sa awa po ng Diyos, nakuha ko po rin ng buo ang sahod ko sa kanya. Yun po ang ipinang-umpisa ko para makapag-apply ako ulit sa iba. Ayoko na nga po sana mag-secure ulit ng mga panahong yun, pero no choice talaga ako eh. Kailangan kong kumita ng pera dahil ng mga panahong yun eh, nakabuntis din po ako. Nakakuha naman po ako ng ibang trabaho sa kabilang city na. Sa isang exclusive subdivision ako lumipat at doon, naging okay naman po ako. Nabalitaan kong pagkatapos ko palang umalis doon sa binabantayan kong warehouse ay ipinagiban agad yun ng may-ari. Pati na rin daw po yung building, idinamay na. Pagkatapos ibinenta ng may-ari ang lupa niya sa napakamurang halaga hanggang sa pinagtayuan daw po iyon ng isang private elementary school. Ayoko na pong banggitin kung anong pangalan ng eskwelahan yun, pero marami ang sabi-sabi na dito raw sa eskwelahan daw na to ay marami rin daw nagpapakitang kaluluwa. Ilang beses na nga raw yung ipinabless ng may-ari. Pero kapag tinatanong ang management tungkol sa history ng lugar ay palagi nilang itinatanggi. Kahit na marami namang nakakaalam ng kwento noon, lalo na yung mga residente doon sa lugar. At isa ako sa magpapatunay na totoo. Hindi man lahat pero karamihan ng kwento-kwento tungkol sa lugar na yun dahil ako mismo ang naka-experience ng kababalaghan doon. Hanggang ngayon nga po, pakiramdam ko may trauma pa rin ako sa naranasan ko doon kaya kahit ang mapadaan lang sa lugar na yun, hindi ko kaya. Pakiramdam ko, nandoon pa rin sina Magdalena at Marco. Pati na rin yung iba pang kaluluwa. Dahil hindi nga sila makaalis doon. Hiling ko lang sana ay dumating din ang time na matahimik din sila kahit papaano. Sana ay makamit din nila ang kapayapaan sa kabila ng kasalanang kanilang ginawa.
Sa mga katulad kong listeners ng channel na Sitio Bangungot, sino na po sa inyo ang nakaranas ng makakita at makakausap din ng kaluluwa? Share nyo naman po ang experience nyo para mabasa ko. Sana po nagustuhan nyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo. God bless po sa ating lahat at huwag po nating kalimutang magdasal at idulog sa Diyos ang mga problema natin. Sana po ay malampasan natin ang lahat ng pagsubok. Ako po ulit si Ray. Magandang gabi po at thank you po sa pakikinig.